You're watching Students of Destiny. To know more about us, like us on Facebook at fb.com/sudofficial and follow us on Instagram at Students of Destiny Official. Hello, good afternoon, everybody. Good afternoon, Kuya Banban. Good afternoon. Shout out sa'yo, Kuya Banban. Shout out din sa'yo, Ate Sha. Shout out po sa lahat na nasa Facebook, YouTube at lahat ng nandito sa Zoom. Sana po mag-open na kayo ng inyong mga video, no? Para magkita na po tayo. Thank you so much, Kuya Banban, for our online life group today. Thank you for sharing the word. Go viral, the good news content. Siguro, Kuya Banban, bago tayo mag-tala kaya, no? Before tayo mag-discuss ngayon, may lang bibigay ng mga konting trivia, no? From news. Yung isang trivia, no, is gusto kong sagutin yung tanong na bakit kailangan natin yung good news ay mag-viral, no? Kasi kanina sinabi mo, daming nagva-viral na mga kung ano-ano, di ba? Grabe, nag-hit ng 1 million views and all. No, isang trivia na lumabas September 7, so fresh na fresh, no? Itong September 7, based on our news, no? Yung depression, no, as of nitong September, pagpasok ng September 2020, nag-triple na siya yung rate ng depression. Hindi na lang double, no, kasi at the start of pandemic parang double pa yung usual na nasa news, pero as of September 7, nag-triple na yung rate ng depression. So there are more depressed people now than before, and why is that? It's because of the sad news and the bad news that's going viral. So pag sinabing going viral, siya yung kumakalat. Widely spread, widely popularized. No? So I hope that this is an encouragement for all of us, no, Banban, na tayo na naka-receive ng good news. Yes. At tayo rin syempre yung mag-i-spread ng good news. Diba? Sino pa naman mag-i-spread ng good news? Kailangan naman yung walang good news ang mag-spread ng bad news, ng good news, 'di ba? So syempre yung nakatanggap ng good news ang mag-spread ng good news. Okay. Ngayon, yung isa ko pang trivia. Yung isa pa akong trivia, Kuya Banban. May baon na po eh. Yun, no? Baon na po eh, no? Yun na, ate. Kanina naman ang baon niyo po. Bakit kaya mas mabenta ang bad news kesa sa good news? Napansin mo ba yun, Banban? Napansin ko po yun, ate. Ano yung mas maraming nashishare usually? Yung mga ano, te, usually mga bad news, yung mga sabihin natin na walang kwentang content, yun pa yung mismo nagba-viral talaga. Yan, no, mga walang kwentang content. Hindi lang yan. Ako sa timeline, siguro magkaiba tayo ng set of friends sa social media, no? Sige, kasi sa akin, sa timeline ko, ang mga sineshare kadalasan, yung mga ano, yung mga reklamo, ganyan. Yan, yung mga statement ang napansin nila sa gobyerno, mga ganyan, no? Yung talagang nakakalungkot, no, na mga sad news and bad news. Alam mo bakit? Bakit mabenta yan? Bakit ba, ate? Bakit? Medyo nag-research din tayo eh. Na-challenge ako eh. Na-challenge ako sa mga research mo ng neuroscience, no, and all. No? So, nag-research din ako ng konti, konti lang. Sa journalism pala, yung psychology ng journalism, mas mabenta pala talaga ang bad news kesa sa good news. So in terms of psychology, mas yun na medyo nabanggit mo kanina sa introduction mo eh, na mas kiniklik ng mga tao talaga yung mga nakakaintriga, medyo naninirang puri, no, yung mga nangki-criticize, nang babash, medyo mas mabenta talaga pala siya. So having said that, no, I want to encourage all our viewers, especially the SODs, no, especially the SODs, na because that is the psychology behind. So dapat pala mas sipagan natin. Dapat mas galingan natin in terms of making the good news go viral. Kasi nga, parang mas kinakagat ng mga tao yung bad news. No, that is why we are doing this campaign, Go Viral. For the next 8 weeks, no, here in SOD Online Life Group, we're going to have this new series, Go Viral. Yan, hashtag Go Viral. O, nasan yung mga ka-zoom natin? Bakit di kayo nagpapakita dyan? Kailangan naman kami dalawa na lang ni Banban ang magkwentuhan dito, diba? Ayan, welcome everybody. Welcome Sammy, Lasker, Hazel, Noel, Destiny Church, welcome sa'yo, no? Camille, and Mark. Okay, sige. So, mag-start tayo mag-share, no? From what you have heard, no, dun sa message ni Kuya Banban.
gusto kong marinig. Ako kasi nasa era ako nung ano eh, word of mouth lang kami nun eh. Word of mouth, chismisan lang kami nun eh. Nung panahon namin, chismisan lang kami noon. Kasi wala kaming mga gadget, wala pa kaming social media noon. So kayo ngayon, ang gusto kong sumagot ng mga tanong na ito, no? Anong impact sa inyo? Anong dating sa inyo? Anong conviction ang dating, ang dumating sa inyo upon hearing the message of the Lord today through Kuya Banban? Sige, sinong gustong mag-start? Parang si Lasker ang gusto kong tawagin eh. Parang si Lasker, medyo iba ang feel ko kay Lasker ngayon. Sige, Lasker, pangunahan mo. Ako, before kasi, hindi talaga, actually hanggang ngayon, hindi ako mahilig mag-post sa Facebook. Mahilig ako mag-chat, mahilig ako makipag-communicate sa friends, pero hindi talaga ako nag-propose sa Facebook ng anything. Minsan may mga sinishare na sa organization or sa SOD, pero hindi talaga ako masyadong active sa Facebook. Pero ngayon, na-realize ko talaga na if we want to reach out for people, no, if we really, anyway, nandyan na yung platform, nandyan na yung medium to reach out to people, why not utilize it? Why not use the Facebook, the Twitter, the Instagram, no, to share the good news to people? So ayun, medyo na-compel talaga ako na ano, na baguhin yon today, na wag na lang hayaan yung Facebook na nakatenga. Parang okay lang naman na hindi ka nagpo-post, wala nang masama doon, pero nandiyan na yan eh, why not utilize it for ano, for the spread of the gospel, for making God's love viral to other people. So yun siguro yung i-apply ko talaga ngayon, na i-spread ang good news, ang gospel sa social media using Facebook, Instagram, and Twitter. Kasi sobrang ano, sobrang kailangan talaga siya ng generation. Lalong-lalo na ngayon na ano, na most of the people, no, forced talaga na ano, na mag-Facebook, forced sila na pumunta sa social media, kasi nga yun lang yung pinaka means natin of communicating with each other. So yeah, why we'll use it, no? So ayun po, yun yung application ko today, dahil yeah, sobrang nakaka-compel talaga yung go viral ni Kuya Rando. Ayun po. Yes, yes, hashtag let's go viral, no? Let's go. Oy, pa, turuan niyo ako niyan. Hindi niyo ako inorient. Paano 'yan? Nako, nakaka-hashtag yung mga daliri ko. Hashtag go viral. Yan. Thank you, Lasker, no, for encouraging us, no. Medyo isa ako dun sa mga ano eh, medyo kasama ako dun sa tropa ng mga hindi mahilig mag-Facebook eh. Dati kasi na-addict ako dyan, wala na akong ginawa, maghapon ako nagpa-Facebook. So medyo ginibab ko siya ngayon kay Lord. I don't know kung makaka-relate yung iba dyan. Ginibab ko siya ngayon kay Lord kasi parang medyo na nahuhuk ako masyado doon. Pero listening to Kuya Banban ngayon, kumbinsido din ako eh, kagaya ko kay Lasker. Kumbinsido din ako, kailangan gamitin ang platform na yon. Kasi bakit ipauubaya natin sa bad news? Yung pagiging go viral, eh tayo ang may hawak ng good news, no? Thank you, Lasker, for sharing that. Na-affirm ako, no, lumakas ang loob ko dahil sa sinabi mo, no? Palakasan tayo ng loob, Lasker, no? Punoy natin ang Facebook, no? Tanggalin na natin yung ating mga apprehensions tungkol sa bagay na yan. Sige, tawagin natin si Ate Hazel. Hazel, ano naman ang inyo pong masasabi ngayong hapong ito? Magandang hapon po sa inyong lahat. So medyo yung sharing ko, feeling ko masyadong ano, maate. Ayan, so yung pang matanda eh. Yung first point ni Kuya Banban, no? Sabi niya doon, sabi ni Paul, love obligates me to share the gospel. And I was reminded of this verse in 1 John 4:19, sabi doon, we love because he first loved us. So, ang na-realize ko doon is si Paul, kaya siya, sabi nga niya doon, kahit stranger eh, sinasharan niya ng gospel, ng good news, kasi nga, punong-puno siya nung pagmamahal, nararamdaman niya sa Lord. Kasi kung alam nga natin yung past life ni Paul, di ba? Siya yung nagpo-persecute ng mga Christians before. Pero the Lord loved him so much na binago siya ng Panginoon. And yun yung nagko-compel sa kanya to share the good news. And ako, ang realization ko, bilang 10 years na po ako sa destiny and in my faith in the Lord. Matagal-tagal na. Kaya sabi ko parang maate yung isi-share ko. Eh. 10 years na. Parang
how is, lalo na ngayong pandemic, how is my response to God's love? That is the question that I leave in my notes to, niyak ako, to process after this with the Lord. Na parang, even in this pandemic, diba, the Lord is continually showering His love to us. Pero, kamusta yung response ko doon? Eh, parang, familiar na ba ako? Ito yung mga tanong ko, familiar na ba ako? Sina-shut off ko ba siya? Pinifeel ko ba yung sarili ko ng ibang bagay kaysa ng pag-ibig niya? Kaya hindi ako ganun nag-share ng gospel, ng good news. Kasi nga, hindi ko wini-welcome yung pag-ibig na in-offer ng Lord. So yun yung, ano ko ngayon, processing ko talaga even after this na how is my response to the love of the Lord? And yun nga eh, after nito, yung and yun din, bilang matanda ng ate na nga ako, parang ang isa ko pang tanong is, am I sharing the word of God or doing things for God out of duty or out of the love that I am receiving from Him and out of the love na, that I have sa Kanya? Parang yun yung, ano ko ngayon, realizations and processing. Hmm. How is my response to God's love? Yun. Ganda. Hindi naman pang ate yon. For all naman yon, no? For every all naman yan. For tita like me also. Tita. Totoo yun, no? Ang ganda nung sinabi ni Hazel Novie. Love is the best compelling motivator or factor why we will make the good news go viral. Pero saan tayo huhugot? Ang galing nun eh. Saan tayo huhugot nung love na yon? Because aba, ewan ko kung aamin kayong mga bagets, ano? Ako'y matanda na, madali na sa akin ang umamin, ng pagkakamali, ano? Talagang minsan nawawala yun eh. Diba? Minsan nawawala yun eh. So, mapapa-assess ka talaga, how am I responding to God's love? Am I doing things out of God's love? That's a very good reflection, ano? Thank you for sharing that, Hazel. And I hope that will help all of us, no? Not only here in the panel, but also those who are watching us right now, no, maybe that's a question that we need to really ponder upon even after this time. How am I responding to God's love? No, and I would like to add to that, hindi lang how am I responding to God's love, but how do I understand God's love? Kasi yun yun eh, no? Baka kulang yung ating pag-unawa or baka nakakalimutan mo na mahal ka ng Panginoon. Na kaya tayo narito, it was because of His love, no? It's because He first loved us, that's why we can love Him, and we can love other people. Wow, ang ganda nun. Thank you. Thank you, ano, Ate Hazel. Baki-ate naman daw, di ba? Ang susunod naman, Kuya Mark. Kuya Mark daw, oh, Kuya. Sige po, Ate. Siguro po, Ate, one thing siguro na nag-strike talaga sa akin yung sinabi ni Banban. Paano namin i-share yung gospel? Eh, hindi nga po ako marunong. Hindi nga po magaling magsalita. Paano po ngayon? Kasi paano mag-share? Eh, wala naman po. Paano ko, anong way ko ng communication to share the word? Gusto ko naman. Pero yun, ay, mahiyain po ako. Patatakotin din po ako. Hindi talaga ako magaling magsalita. And yun nga eh, one thing that really strike me, sabi, you put your faith in God. Kasi yun eh, hindi natin trabaho na baguhin yung mga tao. No? And I can still remember yung first time ko nag-share ng gospel sa school namin. Hindi talaga ako magaling. Hindi po marunong. Kinakabahan ako, nauutal-utal. Tapos parang, sabi ko, Lord, may mangyayari ba sa ginawa ko? Kasi nung natapos ko na mag-share ng gospel, napaupo ako sa isang upuan. Napaisip ko, Lord, ang pangit yung share ko. Hindi ko na-explain lahat. Nanginginig ako. Hindi ko masulat ng maayos yung inverted bridge. Nanginginig yung kamay ko. Hindi ako confident. Parang napaupo ako, napaisip ko, Lord, mababago kaya yung mga tao sa pinagsasabi ko, hindi ko ma-share yung tamang words, hindi mailabas sa bawat ng bibig ko yung mga dapat na i-share sa kanila. Alam mo yung punong-puno ka naman pero nanginginig ka sa takot. Mm-hmm. Pero yun nung nag-share si Randolph ng point 9, number 3. Na ni-remind ako ng Lord na it is not your work na baguhin yung mga tao. Na hindi mo trabaho yung trabaho ko yun. Tapos sapat na ginawa mo yung kaya mong gawin and ako na yung bahala doon. And yun nga, sabi nun sa Romans 6, sa Romans 1 verse 16, di ba, parang, it is the power of God at work saving everyone who believes. Si Lord yung may trabaho para linisin at baguhin yung mga tao. So na-ano ako na, Lord, yes, gagawin ko lang lahat ng kaya kong gawin. No? Even sa chats, kahit nga simpleng chat lang sa tropa, no, tol, kamusta ka na, may gusto sana, i-share sa'yo, mabilis lang. No, gusto ko sanang sabihin sa'yo na mahal ka ng Panginoon.
Simple lang, no? Tas, just believe na, Lord, grabe, may gagawin ka sa tao na to. No? Nangusap sa'yo yung Lord na siran mo itong yung kaibigan mo o yung mama mo, yung magulang mo. Sabihan mo lang ng mahal sila ng Panginoon o kaya pag-pray mo sila ng mabilis na mabilis. Di ba? And just believe in the Lord na may gagawin si Lord sa buhay nila. Mm. And I can still remember yung sila ang actually yung nasiran ko ngayon ng mga ng gospel na yun. Kasama ko sila ngayon sa church, no? Sila May, sila Chimil, shout out sa inyo kung nanonood mga kayo dyan, no? Hanggang ngayon nakikita ko sila na leader na rin sila ngayon. And yes. Grabe yung work na sabi ko, Lord, praise God, no? Hindi sila, hindi nakasalalay yung pagbabago ng buhay sa akin. Kasi kung sa akin lang, ulat sa agad, sablay na agad. Praise God because God is at work, no? God is at work in sa buhay ng ibang tao, hindi tayo, no? Sapat na yung nag-share ka na naibigay mo sa kanila yung gusto mong sabihin. And pag-pray mo na, maniwala ka sa Lord, talagang may gagawin si Lord sa buhay nila. So, yun po yung akin natin. Put your faith. Yes, yes. Thank you, Mark. I think nakaka-relate tayong lahat dyan, no? Yung natatakot tayo, kinakabahan tayo, no? Talaga ba, gagawin ko to? Paano kung hindi naman sila maniwala? Lalo na ngayon, no? Parang lagi natin narinig, lalo na ngayon, ang hirap-hirap. Ah, hirap-hirap siya na ng mga generation na to. I don't know. Ako minsan na naririndin ako tuwing naririnig ko yun kasi parang lalong nakaka-discourage. Parang daming effort. Pero thank you for that reminder, Banban, no? And also for reinforcing that mark na put your faith in God. When you do it, no, know that you are doing the will of God. So hindi dapat ikapangamba, hindi dapat ikatakot, hindi dapat pagdudahan kasi you are doing the will of God. It is God's heart that all people will come to know Him and would receive the gospel, di ba? And second thing is, kapag ginawa mo na siya, don't put the pressure on yourself, no? Ang galing nung pagkakwento ni Kuya Mark, eh, no? Na si Lord na ang bahala doon. Basta ikaw nagawa mo yung role mo, si Lord na ang bahala sa kanila, no? And also, I would like to add to that, no, na yung kahit nga yung sa Samaritan woman, di ba? Jesus took the risk in sharing to the woman kasi Samaritano siya, tapos sungit siya, no? Natandaan ko 'yan sa notes ko, eh. No, sungit, masungit siya, sabi ni Kuya Banban. Pag nakita-kita tayo sa heaven, tatanungin ko kung masungit nga talaga siya, de joke lang. No, kasi nga mataray, no, tinatarayan si Jesus. Pero tingnan niyo kahit na unang umpisa, 'di ba, tinarayan si Jesus, tuloy-tuloy lang siya nag-share. 'Di ba? Tinuloy-tuloy niya yung conversation niya dun sa woman hanggang sa na-gets nung woman yung message. Tapos nung nag-gets niya yon, pumunta siya sa city. Isang buong city ang nasharean naman niya. Yun ang go viral. Yun ang pagpe-pray natin na mahanap natin yung masungit na yon. Nasharean natin. Kala nyo ba, sa likod ng kasungitan na yan, ay isang syudad pala na maliligtas. O, di ba? I think that's a prophetic word for all of us, no? Sa likod ng sungit na yan, kapatid, tuloy-tuloy lang. Isang classroom, isang batch, isang whole campus ang masisave. Amen. Sige, sunod na tatawagin naman natin, ano, si Ate Kams naman. Ate Kams. Unmute na din po kami. ako po, ang gusto ko lang din i-share is about, ang tumatak sa akin dun sa shinare po ni Kuya Randolph is yung about love. About love din. Actually, napapiyawan na po ni Hazel. Almost same kami nung na-realize yung parang love compels us to share the word of God. Pero though, sa akin po, ang sobrang parang nag-jump na word nung may shinare si Kuya Banban sa love obligates me to preach to everyone. Tapos yung word na obligates, hindi siya yung ano, hindi siya yung negative na parang napilitan, pero it's the positive na ano, it pushes us, love pushes us, or love makes us commit. Yun, ito yung ano, yung strength, yung encouragement, yung motivation to preach to everyone. Tapos ako po kasi parang on my end, for me, there were times po talaga na parang sharing the word sa people or reaching out sa mga tao, there were times na minsan nakakapagod siya, there were times na minsan na nakaka-discourage siya kapag nare-reject ka. Di kung ikaw lang, kung emotions mo lang ipapairalin mo, nakaka-discourage siya,
Tapos maski nakaka-discourage siya kasi nare-reject ka ng ibang tao, at the same time, nare-discourage kasi, ka din kasi may mga mali kang nagagawa minsan. Parang, ay, mali itong na-share ko. Ay, mali yung nasabi ko. Dapat di ko nasabi yon. O kaya naman, ay, bakit ano, hindi ko na na-follow through. Parang napabayaan ko na, tapos madi-discourage ka na. Ako, ganun po yung minsan yung mga na-experience ko. Kaya parang, nawawala yung joy in sharing the gospel ng Lord. Pero sabi nga dito, it is not on our own skill, hindi din sa words na sasabihin natin, hindi din sa kung feel natin or hindi natin feel, pero yung love ng Lord yung mag-obligate sa atin to share the word of sa ibang tao, despite sa kung ano man yung naranasan natin before, despite sa kung ano man yung na-experience natin ngayon, at despite sa kung ano yung naiisip natin na magiging response nila, well, kebs yon, but it's the love of the Lord that obligates. Tapos isa din po na parang na-realize ko din kanina na doon po sa mga ano, sa mga nagva-viral na pages, na mga vloggers, bukod sa inyo, may mga shinare ni Kuya Banban na mga, tsaka ni Pastor Rochelle na iba't ibang mga aspects. Isa din po sa mga na-realize ko is, kaya sila nagva-viral or kaya dumadami yung followers nila because of their consistency. Kasi so consistent silang mag-post ng mga memes, ng mga pubmats, ng mga videos. Parang sa umpisa, ano, mga simple lang. Yung mga viral, yung mga trending na content. Tapos habang dahil consistent sila dun sa ginagawa nila, yung creativity nila, nag-grow din. Tapos nakakaisip sila ng mga original contents nila. Tapos napapansin na sila ng mga tao. Tapos yun nga, dun na sila nakakakuha ng madaming followers. Kumbaga yung sabi ni Kabadman, parang dadating yung time na makukuha din nila yung parang dadating din yung time ng time to shine nila, tapos ayun magvo-viral din siya. Tapos ako na realize ko po na parang it's the same yung sinag-speak sa counselor na it's the same in sharing the word ng Lord sa mga tao, na you just have to be consistent. Minsan akala mo lang walang nangyayari, pero actually nakakapagtanim ka ng seed sa buhay ng mga tao, natatanim mo yun sa heart nila. Kasi ngayon, ang goal mo lang naman is to preach, magtanim, tapos yung si Lord na yung mag-grow sa seed na itinanim mo sa kanila. Yung people is God's work, they are not your work. Isa yun sa mga natutunan ko dito sa SOD, sa patuloy kong pag-attend ng life group ng trainings, isa po talaga yun sa mga na-break sa utak ko na people is not my work, it is God's work. Kung ano man, as long as I obey the Lord sa kung sino ang gusto niyang sharean ko, paano niya gustong sharean yung mga tao na yun, siya na yung gagalaw after I've done my part. Yun po ate. Yes, thank you Camille. I like the word na ginamit nga, yung consistency, no? Kasi yung pagkakakwento nga ni Kuya Banban eh, no, na tuloy-tuloy lang sila, upload lang sila ng upload, no, kahit walang pumapansin sa kanila, upload pa rin ang upload. Minsan matatawa ka, ano ba ito? Minsan mapapagano ka, ano ba itong content nito? Pero magugulat ka, yun, at a certain time. Yan, sabi ni Kuya Banban sa chat natin, ay pag nakuha niya na yung break or nabigyan na siya ng break, yan na, time to shine na. No, in same way, no, the word of God. And I would like to encourage everybody na yung message natin, yung content natin is not an ordinary content. Our content itself, sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, diba? I am not ashamed of the gospel because it is the power. Hindi sinabing yung content natin may power, hindi. Yung content natin, yun mismo ang power that brings salvation to everyone who will believe, no? So thank you, no, let us be consistent. Narinig ko to sa isang training, no, dagdag ko lang dun sa sinabi ni Ate Kams about consistency. Maganda daw kapag mag-share ka almost same time and same day every week. It doesn't have to be every day, could be once a week, could even be once every 2 weeks. Pero maganda if you're going to post it same time, almost same time of each same day din ng during the week. Kasi somehow the people would get used to it na pag ganitong time may pinupost talaga to.
pag ganitong time mukhang nagmumuni-muni siya, may pinupost talaga to. So, darating na time, a banger na sila. Ang ganda ng mga pinupost nito. Matingnan nga. Kasi ako mismo, ganun ako, nahuhuk ako sa mga ganun eh. Na tuwing ganitong time, alam ko na yun. Alam ko na merong bagong post yun. So, click na ako nun. Usually sa IG ako. Yan. So, mga konting trivia natin. No? Sige. Next naman si Sammy. Sammy, anong masashare mo sa atin ngayong hapon? Yes po. Yung sa akin naman po is really yung number two. Sobrang timely nun sa akin yung number two, which is to be passionate and courageous. Pero more on dun sa be passionate, nalala ko po yung damit na niregalo sa akin ni Pastor Jello of Destiny Baguio. Sabi dun, do it with passion or not at all. Kasi I remember, 4 years naman, lagi ako nag-share ng link, lagi ako nag, alam mo yan, yung nag-invite sa school, binibigyan ko talaga sila ng ticket, kumari pag-anniversary, yung may boldness somehow, pero malalaman nila pag wala kang passion eh. Yung kunwari, di ba marami ngayon, BTS Army, ayan, so parang alam nila yan, yung pag may passion ka, hindi mo mapipigilan to share it to other people. And yung hindi ka lang mema na, uyo, BTS, hindi eh, pero pag sila nagsishare sila, grabe, woo, BTS, ganong feeling, pero tayo, kaya ba rin natin yung gawin for the gospel? Yung huwag ka lang mema mag-share na, uy, join us this Saturday, uy, join us this Sunday, uy, ganito. Hindi sila madadala sa ganun eh. Alam mo yun, they will also feel what you have. Yun nga eh, what, yun rin, you cannot share what you do not have. So I pray na tayo rin, we will desire really, Lord, give me that divine passion. Lord, ayoko yung mema lang, ayoko ng mema Christian, ayoko yung malabel lang na, uy, si Sam nag-share na siya ng link finally. Pero hindi eh, you really need to be filled with passion. Pero ang sad naman doon is darating rin yung days na oo, magda-die down yung passion na yun. Like, we've been there, we've all been there. Pero yun eh, parang sa pag-iihaw lang yan. Kapag nag-iihaw ka in the middle ng pag-iihaw mo, namatay yung baga, titigil ka ba? Siyempre hindi, kasi gutom ka. So ang gagawin mo, all the more papaypayan mo yung baga kasi kailangan mong matapos yung iniihaw mo, di ba? So parang ganun rin tayo. Okay, right now siguro nawala yung passion, di ba? Pero girl, beshi, paypayan mo ulit yan. Pagbagain na niyang passion. Amen? Kasi we really need to share the good news to the people right now. And ako po, personally, lastly, share ko lang kasi. Right now, yung heart ko rin talaga, sobrang, sobrang, in a way, passionate for sharing about depression. Kasi ako personally, aside sa diagnose, my closest friend in college died like 4 months ago from depression as well. So, alam mo, parang, yun eh, I pray na yung death rin ng friend kong yun. It will not be in vain. Pero all the more ako rin maging passionate na, Lord, Lord, there are so many broken people right now. Hindi eh, yun eh. Na yung death niya, I pray na it will be the last of many suicidal attempts na it will be like an example to really, hindi, Lord, 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 yung ganong feeling ba? And ayun, sana hindi na natin antayin na may mga friends tayong mag-suicide bago pa magkaroon ng passion na, uy, kailangan ko pala mag-reach out. Hindi eh. So, yun, I pray guys, yes, pagbagain natin, all the more tutuloy tayo. This broken world needs Jesus. So, thank you Kuya Banban as well for the powerful message. Wow, thank you, Sammy. Parang ready ka na mag-preach, Sammy. Ah. Parang nandun na yung tono mo. Ah. Ibang-iba yung tono mo ngayon. Ah. Di ba? Nadama nyo ba yun? Ibang level na si ate sa amin ngayon. Ano? Pero thank you. Thank you for sharing about passion. Na totoo yun, no? Na ang ganda nung ano, sinabi mo, do it with passion or not at all. Yun nga, eh, no? Pag wala na yung passion, di ba? Parang sayang lang yung effort niya, pero ilagay natin yung passion. And ganda rin nung share mo, yung passion, hindi yan laging nandyan. Nawawala at nawawala. Pero ang galing, sabi, para lang yan nag-iihaw. Ang daling tandaan eh, no? Nawawalan ka na ba ng passion? Tandaan mo lang ang barbecue. Yan, ganyan. No? Paypayan lang yung baga. So I believe there are people watching us right now. No? Who needs that? That is a prophetic message for you. Kapatid, nawala na ba yung baga? Paypayan mo yan. And dagdagan natin yun, Ate Sammy. Hindi lang paypayan, dumikit ka dun sa maapoy. Para mag-apoy ka rin. Andito lang naman ang SOD. Tara, sama ka. Together, let's go viral. Let's make the good news go viral. Okay. So bilang finale, alam nyo naman, nandito yung pang-finale natin from SOD Cebu. Let's all welcome Brent!
I hope hindi ako disappointing finale after that announcement. Pero ano naman, meron akong 10 points of discussion joke. Baka mag-leave naman kayo. Before I'd like to go sa answers ko, I would just like to say in my own dialect na banban salamat kayo sa imuhang gi-share karong adlawa na bless jud ning tanan sa imuhang gi-share karong adlawa bay. Salamat jud kaayo. God bless jud bro. Why problema bay? I would like Wadri problema bay. Padayon lang jud ta. So anyway, what I'd like to share is that when I was listening throughout what banban has shared just recently, I've been reminded a lot about what I have learned from the sermons of Ravi Zacharias. Oh, wait lang po, ha? Sinaya talaga. Sorry, sorry. Okay. Sorry talaga. I've been reminded a lot about the sermons of Ravi Zacharias. And I've been reminded, like, one thing he said is that right now, at this particular time, it is the most difficult time to give clear and convincing answers. But right now, it is also the most opportune moment for us to give clear and convincing answers. It's opportune because as we know, we're connected right now virtually, even if we are really distanced. And that's what Pastor Carlo would usually say, that we are distanced, but we are not disconnected. But then it is also the most difficult time as right now, especially na makita natin sa social media or sa iba't ibang news media na we really see a lot of negativity. And that's what the news media outlets usually portray. But in fact, there are actually things happening in the world na ang daming mga tao na nag-worship kay God, but it's something that news media outlets rarely share. And ano ba, kanang what we are called to do right now ba, as people who have known, seen, and tasted Christ, we are called to really spread His name, to know Him, to know His love, and to make Him, make Him known, and to make His love known. And that is what we can do to glorify it. But that begs the question, how exactly do we reach a generation that listens with their eyes and thinks with their feelings? How do we reach a generation that listens with their eye and thinks with their feelings? And this is also what I would want to do as an aspiring apologist, is that what I would want to do is to not just make the word of God heard, but it also has to be seen. Not just make His word to be heard, but also His word to be seen in my life. Basically, I am called to live out what exactly I have what I have learned from what God teaches me. And the best way that I can do personally for me as my application in social media is that I would share my testimonies. And what I would mean by sharing my testimonies, that it's not just about what I do lang said that would always like make me positive or it makes me seem perfect. But I would really share my testimony where people could also see the worst in me, so that when they see the worst in me, they will also see what exactly God can do in my life that will make Him shine the most. Kasi yung social media kasi, it can also be seen lang ba na it is what we would want to project ourselves, na ipakita natin sa mga tao that this is what we want to be seen as. But then what I would want to do is that I would want to show social media, or I would want to show Facebook, I would want to show Twitter who exactly I really am, not just who I want to be. I want them to see the worst in me. I want them to see my own weaknesses, because in my weaknesses, God's light will really shine the most. And ano, like what I could do would really let them see lang sad ba na what we are sharing right now as a church is not just some mere ideology that will not matter at the very end of the day. It is something that's really tangible. It is something that really is real. And gets people to think that perhaps God is real. And what if I could experience something like that, that even if I am at my worst, the transcendental power of God will really manifest in me, and that I would come to worship, thank Him, and glorify Him for what He has done for me. And that is really possible because He loves me and He loves each and every one of us. This is not something to say na sana all. This is something to say na all talaga. It really is all, Jude. God loves the world and it's really all, Jude. Hindi tayo magsabi na sana all. All talaga to. And that is how amazing God is. So with all the negativity that's really flooding around, let us be the ones that really reflect the light of God. Because what we are doing in the light
how we are reflecting the light of God will really help all of us, as in all of us, it will really help all of us stand when we are in the dark. Yan lang ang masashare ko ngayon po. Thank you very much, Banban, sa shinare mo kanina. Thank you, Kuya Brent. Thank you very much. I like yung sinabi mo na ano, yung i-share natin yung testimony natin. That's very counterculture yung sinabi mo. Kasi yung culture ngayon, di ba, lalagay mo sa Instagram, sa Twitter, who you want to be or who you aspire to be or the best foot forward, di ba? The ideal staged photos, di ba? Talaga namang inanggulo-anggulo mo, inayos mo talaga yung bahay mo bago ka nag-picture-picture. Pero ang galing nung pagkasabi mo, Ena, for us, yung message, hindi lang yan sinasabi, pero pinapakita sa buhay natin. And ang buhay na talagang hinipo, no, or na-invade ng good news ng love ni Jesus Christ is yung buhay na nabago. Hindi yung buhay na perpektong perpekto, pero yung buhay na bulok, pero nabago. Nagkakamali, pero nakakabangon. Ha? Natutumba, nadadapa, napapagod, pero nakakabangon. No? So, hindi lamang yung preaching natin ang i-go viral natin, but even yung life natin as a testimony. Yan. Kuya Banban, baka may gusto kang idagdag dun sa apologies natin. Baka meron ka rin mga na-research dyan. Wala naman po ate, but I affirm yung sinabi ni apologist Brent, no, ni Dr. Brent Laco, ayun, ni Dr. Laco, na ano, about sa ano, yung yun ang i-share ko kanina ate, that the word of God, the gospel coheres with our life also, na talagang magkaugnay sila, hindi sila inseparable, na hindi dapat na all the time magpipisya ng word and then hindi natin pinapakita sa kanya. And then I was reminded ate from the quote of E.M. Bounds na sinabi na we are not preaching at all. Sabi ni PM Bounds, we are preaching the word, but if we're not preaching our character or preaching our life, then we are not preaching at all. So if we weren't able to show them what the word of God is, then it will fail us. Parang kaya minsan natin marami sa atin tinatawag na hypocrite, mga hypocrite. Pero yeah. I want to correct that. No, the Lord reminded me and sa sinabi nga ni Brent kanina na about gusto din ni Brent na makita yung weakness niya, yung mga kamali niya, so that they will be someone that God will use to change him to work in his life. And yun nga ate, ang pagkaibahan kasi ng hypocrite ate, taisip ko lang, yung hypocrite tinatago eh, hindi nakikita ng mga tao. But that the thing that Brent want is to be authentic. Yun yung mas nakikita ng tao. So to all those who are watching right now, though, I hope and I pray that let us not judge directly to those people who are in the church, because all of us are imperfect talaga, no? But they are not playing around as hypocrite. Kung nakikita mo may mali sila, it means to say that they're just trying to be authentic lang, okay? Yun lang yun ang gusto nila. So instead of judging them, no, why not tell them what's wrong with them? And then I do believe that those people in the church have the heart na, ayaw nga pala, mali pala yung ginagawa ko. So I think that's the difference of hypocrisy, hypocrite and authentic ate. Yun po. Yes. Thank you, Dr. Randolph, no? Very well explained, no, yung difference ng hypocrisy and authentic, no? And that is where, no, by God's grace, that is the path that we want to take, no, yung path towards authenticity, no? Now we are just true, being true to ourselves, and we are leaning on the grace of God. No, we are not yet perfect, but we are being perfected every single day because the work of God's grace and the work of the Holy Spirit is continuously, no, abiding and moving in our lives, no? And ano, gusto ko lang i-reinforce pa, no, yung medyo nabanggit ni Brent kanina, yung kila Ravi Zacarias, na our goal is to know Him and to make Him known. No? Ang ganda nun eh, pang go viral actually yun eh, pang hashtag go viral yun, no? To know Him and make Him known. So let us not miss out on knowing God, because we will not be able to make Him known unless we know Him. Diba? You cannot share anything that you don't have. You can't talk about anything that you don't really know. Diba? You can't tell us how this particular food tastes like if you haven't tasted it, unless you're lying to us. Diba? And that's very far from what we want to do here in Go Viral. So let us continue to know Him, no, aspire to seek Him, know Him more,
and make him known. This is going to be an exciting series here in SOD. Every week, we're going to be talking about Go Viral. We will be talking about how to make the good news go viral. What are the things that should go viral? So, we encourage you to invite more of your friends, no, your classmates. Nag-start na po yung mga classes natin ngayon. So, you can give our YouTube channel, our Facebook page to your classmates and invite them to our weekly SOD Life Group. SODs, let us go viral. And at this point, I would like to introduce Julia to give us our announcements as we close this afternoon. Ayan, so thank you for what you guys have shared. And again, thank you kay Kuya Banban for that powerful word. Feel na feel yung energy ni Kuya Banban from start to end. But before we go to our breakout groups, no, I would just like to remind everyone of our announcements. Of course, tomorrow is Sunday. So we have our 9:30 a.m., 1 p.m., and 5 p.m. services in our Facebook and YouTube. And our daily prayer meetings are ongoing from Mondays to Saturdays at 5 a.m. also on Facebook and YouTube. And yung series po natin ngayon sa daily prayer meetings is on revival. So parang lahat ngayon, no, they're all in, no, in the same line. No, we're spreading the gospel and we're seeking God for revival and, you know, sharing the gospel and praying for the people, for the lost, the last, the least, and the lost. No, they're together, they're side by side. Hindi pwedeng mawala yung isa, tama ba? So let us rally one another, encourage one another. Magisingan po tayo for the prayer meeting. I know that it can be challenging nowadays kasi marami na nag-start ng school and siguro na-challenge kayo to balance yung responsibilities and yung schedule nyo. But by God's grace and through discipline, no, kakayanin natin yan. And lastly, ito, no, in relation sa sinabi nga ni Kuya Brent kanina with Ravi Zacharias, no, on Tuesday next week, no, we will be having an event by RZIM or Ravi Zacharias International Ministry. And the title of this event is How Can I Know If God Is Real? So this is a very timely topic. Yun nga sabi ni Brent, it's a very difficult time. No, na people are looking for answers and it's difficult for all of us to provide these clear and convincing answers. But no, thank God for this ministries and these institutions na established na sila and they've really studied the word of God and this is what they're really championing, no, helping the believer think and helping the thinker believe, tama ba? So yon, let's invite our friends, especially those friends na alam yung struggling with doubt, no, they can be a believer before or hindi pa talaga nila kilala si Lord, and I'm sure they will be more than interested in joining this event, and I'm sure this event will not disappoint. So you can ask live questions during the event. So kung may kayo mismo may questions kayo, even now, pag-isipan nyo na yung question na yan, pagbulay-bulayan nyo na. And hopefully, no, masagot ng ating speaker on Tuesday. So that's it for this afternoon's live group. Oh, and lastly pala, no, sa Saturday, before I forget, next week is our Youth Connect. So it's the third Saturday of the month, which means it's our Youth Connect. Still, we're going to talk more about Go Viral, but let's be excited for the new things that we're going to have next week sa Youth Connect. So that's it, guys. God bless. Have a great time with your breakout groups. All right. Thank you so much, Julia, for that announcement also, no, and for the reminders. Yeah. So I think that would be all. And let me just wrap up things na sinayo kanina. If you want to make it go viral, you remember we should be driven by love. We do it with passion. And let us be courageous. Put your faith in God. And lastly, I want to really share this. We do it with a purpose. That's the thing that we should have. That's the difference that we have to the secular world. Na we had a purpose because it's only the purpose that really drives us. No, no matter what we face, dahil sa may purpose tayo, kaya ginagawa natin siya para natin. So yun lang. And let's close in prayer. Let's pray. Lord, we just want to thank you, Lord God, for your goodness, for your love, and for
for your wonderful insights you've given to us, O God Lord, for today as we process things, Lord. I pray, O God Lord, na hindi lang hanggang ma-inform kami, Panginoon, but also I pray, Lord God, that we will apply it in our lives, Lord. Because we do believe, O God Lord, that it's not just the word of God that changes us, but the truth that applied, Lord, in our lives, O God, that really changes, O God Lord. Thank you so much, O Father, for the community that we have, Lord, that we are able to share, Lord God, even our weaknesses, O God, and to really help us to become a better person, Panginoon. Lord, I pray that we will be always be reminded our purpose to share your word upon this, especially in this pandemic season, O God, Lord. And I pray, O God, Lord, that we will always, Lord God, go back to our purpose, to our calling, O God. Na kung ano man po tinawag sa amin, O God, Lord, in the name of Jesus, O God. Thank you, Father, for everything, for your love, for your guidance, O God. So we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, everybody, to all who joined us in Facebook. Thank you po sa inyo at sa mga nasa YouTube. Hello and shout out sa inyo and sa lahat ng first time guests natin. Thank you for joining us, and it is our prayer that you would join us every week, no? And also that you would join our Sunday service tomorrow. Okay, so that's about it. Thank you, guys. Sa lahat ng panelists natin, thank you. You can unmute now and make some noise. Woo-hoo! Yay! Woo-hoo! Hello! Yes! Go viral! Go viral, SOD! Bye-bye! Let's all go viral! God bless you! Bye-bye! Bye!